Doon ako kay BBM ako. Okay. Siya yung magaling yung tatay nun. Sabi ko dyan eh, hindi masyadong makatarungan ang nangyayari. Diba? Eh, hindi naman, sabihin natin, pero hindi magtatagumpayan. Hindi magtatagumpay yung yung ginagawa nung Diba? Pero BBM pa rin tayo dahil para magandang maggumandang Pilipinas sa sobrang maraming maraming nangyayaring korupsyon. Diba? Kaya BBM tayo. BBM! Solid North! Solid talaga! Solid North! Thank you, sir! Thank you! Imbis na marugi, sinabi na sa mga private company. Si tatay, hindi fake news. Paano mo nga doon? Kasi ang nagbibinipisyo nito is taong bayan. Halimbawa, Nawasa, taong bayan ang magbibinipisyo. Meralco, taong bayan. Pitron is taong bayan pa rin. So paano natin masasabing malulogi sapagkat ito naman ay hawak ng gobyerno? Kapaping. Alam niyo pag nakaupos, Lene? Ano tayo? Masasarakot lang yun. Maniwala ka sa akin. Ay! Di ba, Mong? Hindi naman murakot yun, guys. Billionaryo na yun. O, hindi, Bilba. Hindi ko lang nasip dito, eh. Bilog kayo. Ito, sasabihin ko na. Respeto lang natin yung gusto ni tatay. Respeto rin natin yung gusto mo. Ito, sabihin ko sa inyo. Lahat mga ka-BBM, ito sabihin ko. Alam niyo ba sa loob ng 20 years na nanunungkulan si BBM, hindi niya kinukuha yung sahod? Di ba? Dahil ang sabi ni Bongbong, hindi ko na kunin yung sahod ko galing sa gobyerno dahil nakikita ko ang bansa natin naghihirap na. 20 years yun, hindi niya kinuha ang sahod habang nanunungkulan siya sa bansa. Tapos ang pinaglalaban nila yung tax. Sige nga, isipin mo nga yung 20 years, hindi niya kinuha. Tapos tax lang pinaglalaban nila. Kaso, na hindi naman puro kaso ng ngalingan lang. At saka yung tax, hindi dapat siya ang mag-asikasin noon. Dapat HR. Pero halika dito, sir. Halika dito. Yung sumasagot si sir eh. May gusto kaya pa sa akin? Dito! Kating kita! Wala ka pa na itlog eh! Itlog ni sir, puti! Bugok pa! Sir, ito may katanungan sir. Diba sabi niyo po kanina, maganda yung performance ni Ano sir? Kahit kami walang ginto, kahit meron o wala po, Marcos kami sir! So ito sir, may nagtanong kasi na si viewers. Appointed daw kasi ni Aquino yung sa COA, kaya maganda yung performance. Ano masasabi niyo dito? Paano Aquino? Sinong commissioner ng COA? Hindi po. COA, Commission of Audit po. Appointed po kasi yung nagkaroon ng administrasyon. Sa panahon ba ni Aquino yun? Yes po. Hindi po. Yung sa panahon ni Duterte po, kasi panahon po ni Aquino po yung nag-appointed po noon. Six years po kasi yun. Ano po masasabi niyo po doon? Kaya mataas daw po yung performance ni Lenny. Dahil daw po yung nakaupo nga yung commissioner. Dito tayo. BBM ako. Ayan. Bakit si BBM? Oo, good papa. No comment. BBM ako. Sir, matanong kita kasi ngayon po yung huling araw na itinalaga ng kumilig na magbibigay sila ng patungkol doon sa isyo ng mga DQ. Anong masasabi niyo doon po, sir? Sana talagang kinawawa. Hindi ma-disqualified si BBM. Kailangan natin siya. Opo. Kailangan. Hindi siya ma-disqualified. Ano po, patay? Ilang. Ayan. Sir. Okay, ikaw sir, ano pong masasabi niyo sir sa disqualified talaga kasi yun na lang ang pag-asa natin eh. Wala nang iba. Kasi alam nila pag na-disqualified, hindi nila kayang talunin eh. Yun na lang ang paraan nila kaya kailangan i-disqualified nila. Kasi marami maapekto ang mga oligarchy pag nanalo si Marcos eh. Kaya namumunan sila para matanggal si Marcos. So ibig sabihin sir, ito po yung nagaganap ngayon. Bali, ito na po yung pinaka last course nila. Ayun na talaga. Kasi wala silang manalo. Pandaraya na lang talagang last manalo nila.
Yun na lang. Ibig sabihin, sir, solid bidin. Solid tayo, siyempre. Taga-san po kayo, sir? Taga-rito lang ako. Manila. Ah, Manila. So, bakit hindi po sinusuportan nyo, sir, si ano? Yorme. Eh, Marcos talaga ako. Marcos talaga si sir. Marcos ako. Thank you, sir. Ay, Yung isa sigaw-sigaw, tumakbo naman. Sabi ko na, alika dito. Wanted. Walang masagot si sir habang tinatanong ko kanina eh. Tamimik si sir. Ayan na. Tama yung mukha niya, nakita ko na may sungay. Ayayay, may binensya. Sila yung binibintang nila, wala sila yung binensya. Wow. Walkout si sir, hindi siya magatang. Binensya nila, Jaryo. Tama. Oligaryo yun. Oligaryo. Okay, hindi walang maisagot kasi. Ayayay. Kaya, masasabi niyo sa mga ano, sa DQ kay para kay Bumbong Marcos? Doon ako, kay BBM ako. Okay. Siya magaling yung tatay nun. Okay. Pero ito sir, anong masasabi niyo sir sa kasi ngayon po yung araw na itinalaga ng Kumilik para magbigay sila ng impormasyon kung basura po ba yung dapat DQ? Dapat basura yun, wala naman silang talaga concrete evidence eh, diba? Mm-hmm. Okay lang, yun lang yan. Kailangan may concrete evidence para mapabasura mo yung ano nila, yung mga apila nila. Okay. Salamat, sir. Thank you. Salamat. Kasi sabi mo, sir, kasi ngayon yung binigay ng Kumilik na araw o itinalagang araw para nga po sa magbigay sila ng statement patungkol dito sa DQ. Anong masabi niyo, sir? Yung masasabi ko dyan, hindi masyadong makatarungan ang nangyayari. Diba? Hindi naman, sabihin natin, pero hindi magtatagumpay yan, hindi magtatagumpay yung ginagawa ng diba? Pero BBM pa rin tayo dahil para magandang maggumandang Pilipinas sa sobrang maraming maraming nangyayari corruption, diba? Kaya BBM tayo. BBM! Solid North! Solid talaga! Solid North! Thank you, sir! Thank you!